Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat. Saan man tayo sulok ng mundo, sana'y nasa mabuti tayong kalagayan at ligtas sa anuman masamang kapahamakan. At bago ang lahat, shoutout muna tayo sa founder ng Kalinga, Kuya Wal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Frab, syempre kay Jack Matubang, at sa lahat ng mga sponsor na walang sawat ng bulong sa mga nangangailangan. More blessing to come para tuloy-tuloy ang inyong pagtulong. At syempre, shoutout tayo sa akin mga kaibigan dito sa mundo ng YouTube, especially Tita Tiny Falls, Spexelix, Siguaheaded, Ermagalo Mix Vlog, Hayats Mix Vlog, Maria Ligaspe Vlog, Selena Barbosa, Sel TV Pets, Tita Honey Is, at syempre si Tita Licha. Mega love shoutout sa inyong lahat. Ano, at syempre nga ano, magbibigay tayo reaction dito nga sa upload ni Kalinga Prab, at hindi na ako kukuha ng clips dahil lahat naman siguro ay nakapanood. At tayo naman ay magpapaliwanag lang naman tayo dito sa nakita natin na lahat tayo ay nalungkot nga dito sa nanay ni Vivi Carla natin. At ayun na nga no, at lahat naman ay dalawa sila in interview ni Kalinga Fram at si Vivi Carla, at ito ay parang si Carla ay hindi niya ipinadama na siya ay umiyak, na dahil tinanong siya ni Kalinga Fram na kung okay ka lang ba Carla, ang sagot naman ni Carla ay okay lang siya. At nung sinagot, anong tinanong ni Kalinga Prab ang nanay ni Carla, ang sagot ng nanay ni Carla, 2 days na nag-iiyak pala ito si Carla sa kanyang room. Ano, parehas sila ito si Carla, ayaw niya ipadama na siya ay nasaktan dito sa nanay niya, sa mama niya, dahil nga ayaw niya na magkaroon problema ang kanyang ina. At ayun, marami ang nalungkot dito nga sa nakita natin, na ang gusto lang naman ng nanay ni Carla ay mabigyan lang ng hustisya ang kanyang anak, at hindi naman talaga hustisya na ano talaga, basta ang ibig sabihin lang siguro dito ng nanay ni Carla na i-stop na lang ang pagbabas sa kanyang anak. Dahil, syempre, nasaktan siya. Anak niya talaga yan. Syempre, galing sa tummy niya. Kaya, sobra siya nasaktan. At ito na nga, ano, ay nakita natin na ito pa mismo si Kalinga Prab ang humingi ng sorry dito sa mama ni Bibi Carla. Ayan, ano, Kalinga Prab, at talaga naman na napakabait ni Kalinga Prab, na marunong talaga siya kung sino talaga ang kanyang dito sa problema na ito. Dahil alam nyo naman na dito sa kay Carla, beneficiary niya. Tapos alam ng kalahatan na ang kalaban ng kanyang beneficiary ang na Angel ay ito na nga, ang kanyang ninang. Kaya natural maguguluhan si Kalinga Prab, dahil nga naturingan siya na siya ay big sponsor kuno. Big sponsor kuno sa Kalinga. Kuno lang. Ano, kuno lang. Kilala naman natin na siya ay sponsor, pero big sponsor kuno. 'Di ba? Kaya si Kalinga Prab pa talaga ang humingi ng sorry. Dahil alam nyo, ang mga taong ganyan ang ugali, mataas ang ere, hindi talaga yan marunong mag-sorry, dahil ang tingin sa sarili nila sa mga taong ganyan ay sila ang tama. Kaya, huwag umasa sa sorry. At narinig naman natin kay Bibi Carla na ipasadyos na lang niya
ang mga nangyari at ayan na nga, nakamove on na siguro siya. Nung pumunta doon si Kalinga Prab, hindi man pinakita ni Carla na siya ay malungkot at siya naman ay nakayakap kay Dara, hindi niya ipinadama rin kay Kalinga Prab na siya ay malungkot. Siya ay, nung tinanong ni Kalinga Prab, ay siya ay masaya at maliwalas ang kanyang mukha na humarap kay Kalinga Prab. Kaya, dyan natin malalaman na kaya nila bitbitin ang mga dumating na pagsubok sa kanilang ano ngayon, pamilya, na yan na nga na binas ang kanyang anak. At yun, Bibi Carla namin ay yun na lang, mag-aral ka ng mabuti, huwag mo yung pansinin dahil totoo naman ang sinabi ng mama mo na huwag na ulitin na mambas pa siya ng ibang angel dahil nga lalo ngayon pasukan, maapektuhan ang pag-aaral. Natural, di ba? Kahit nga siya ngayon, nabinas din ng karamihan, siguro kung ngayon tingnan mo ang iBag niya, pilit na tawa, pero ang iBag, halataan na, di ba, nag-ano siya ng mga, ano doon, mga gulay, naka-spaghetti siya, halos hindi galawin ang kilikili, nagaganon. hindi galawin ang, para siyang na-statue na, kumuha doon, ipapakita niya yung ano, yung kukunin niya na istatwa, hindi ginagalaw ang kanyang kilikili. Kasi nga, huwag nga tayo mag-ano eh, huwag nga tayo mamintas kung meron man lang tayo kapintasan sa katawan natin dahil mahirap tayo gumalaw, hindi tayo makatago sa ating mga beauty kapag tayo ay mayroon tinatago, di ba? Yan ang isipin natin, ha? Wala tayo dapat ipagkumpara kapag tayo ay mga gurlits na dahil ang mga skin natin ay naglalabasan na ang mga ano, agil-il. Kaya yun lang. Di ba? Ang ano lang dito ay si Kalinga Prab tuloy ang humingi ng sorry. Ang nambuli, hindi pa natin narinig na humingi man lang ng sorry. Diba? Kundi ang kanya pa talaga, inaanak ang nag-sorry. Dahil siya, kung magpa-public apology siya, marami siyang, marami siyang hinihingi. Hindi naman kailangan na mag-public apology ka sa mga reactor na bumanat sa'yo, doon ka mag-public apology sa binuli mo. Sa amin wala yun. Kahit wala na, di ba? Hindi yung ipapadilit mo pa ang mga banat sa'yo dahil pinagkakitaan ka, di ba? Oh, wala yun. Bakit mahingi? Ihingi ka ng sorry, tapos marami kang hihingiin na mga ano mo, magdi-delete ng ano, ayan. Bakit mag-delete? May channel ba yon na kinalaban mo? Di ba wala? Grabe, oh. Nakakaano. Sa totoo lang, humingi lang ng sorry, mahirap ba? Yon. Yun nga, sabi ko nga kanina, na sa mga ganyan ugali, hindi yan hihingi ng sorry. Dahil nga, Diyos ko Lord, ang taas ng pananaw sa kanyang sarili na kita naman natin ano, na puro parehas lang naman ako, katulong lang ako, pero Diyos ko Lord, nakikita naman ang tawag nito, ang mayroon talaga, di ba? Dahil ang mayroon, halatado mo, hindi maingay at hindi mayabang, sa totoo lang. Kaya hanggang dito na lang, yun lang. Hindi naman ako mag-i-stop sa kaano. Pag mayroon ako marinig about dito sa mga angels, nandito pa rin si Banat Bagsik. Ano, basta mga angels lang ang kantiin.
huwag natin awayin. Ipagtanggol natin sila. Diba? Kaya yan, hanggang dito na lang. See you next live and upload. God bless sa ating lahat.